Ano? May namin yung radyo mo, Han. Naririnig namin dito. What's your name? Bye. Ayan. Oh. Bye. Bye, Pops. Oh, ayan. Actually, ako dapat suplado, pero si Papi ang papadan ng ano. Nandito po, hawak ko po na. Oh, eh. Kagulo eh. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening po. Oh, tanong mo, pare. Sir, bakit po yung mga babae, ano, masyado silang mudihin? Ha? Moody. Moody? Moody, pare. Kailangan mo tindihin ng mga babae, pare. Lalo na pag meron yan. Para yung takbo sa katawan kasi nga, Brad. Hello? Yes. Ay, medyo madaling uminit ang ulo, di ba? Tayo, lalaki, hindi natin may nararamdaman yung nararamdaman nila minsan sa kaloob-looban nila. So, tingin ko, hindi mo na lang yung ganun, Brad. Walang problema. Fish. Okay. Papa Stanley. Ano pangalan mo, Brad? Sherwin po. Sherwin, ilang taon ka na? 20. Yung girlfriend mo, ilang taon na? 20 rin. Mm-hmm. Alam mo bakit moody yan? Yes. Yeah. Bakit? Maraming iniisip yan. Siguro, nanchi-chicks ka. Nanchi-chicks-senosa. Ano, hindi ganun? Oh, masama lang pakiramdam, Pops. Pagod, gano'n. Pagod sa pag-aaral. Yan. Oh, siguro, naisip niya. Pero ano ba? Nanchi-chicks. Baka nanchi-chicks tong lalaki. O pala, may problema. Baka malandi ka, Brad. May tao, Papa, dan. Papa Stanley nagsabi nun, di ako, ha? Ikaw ba pagka merong umaaligid sa'yo mga malalanding babae na ginagawa mo? Matik na yun. Anong matik na yun? Oh, puta mo na? Dito nila. Oh, kaya tama ka, Papa. Kaya man laging ano, kaya laging maintang ulo, moody. Hindi naman yun nakikita eh. Ha? Hindi daw nakikita. Oh, hindi mo ba alam, nakikinig ngayon ng girlfriend mo. Nasa kabilang linya ang iyong girlfriend. Ah, andyan nga pala siya. Gusto mo mag-hello sa girlfriend mo? Oo. Oh. Hi. Sige. Sige. Salamat, sana masaktan ka rin. O yan, parinig natin. Bye-bye. Ayan. Hello? Hello, good evening po. Anong? Papa Dan, talaga bang nakakasaka lang mga babae pag sobrang demanding? Hinaan mo yung radyo mo, ano na? Talaga po bang... Nakakasaka ang mga babae? Opo. Pag sobrang demanding. Okay, anong pangalan mo? Love Hope. Love Hope? Love Hope. Love Hope? Kung nakakasakal ang mga babae, tingin ko ako para sa akin, gusto ko kasi Papa Stanley yung ganun eh. Hindi naman, parang medyo nasasakal na para pero gusto ko atensyon, nasa akin lang. Ah. Eh, papawalan ako, okay lang yan. Yan. Okay lang sa akin yun. So ngayon, demanding. Kailangan, buwan-buwan, nagbibigay sa akin naman 1,000. Oh, okay lang. Mahal ko yan eh. Sa akin, ma'am, okay lang. Walang problema. Tanongin natin si Stanley Chi, okay lang, ma'am? Okay pa. Okay. Okay, ang babaeng demanding, depende sa lalaki yan. May lalaking... Gusto yung ganun eh. Yeah. No, yung demanding yan. Na, oh, gusto ko yan na mas angat ka sa akin, mas, mas, yung parang, hindi naman medyo under, pero mas malakas ang personality ng babae. Kaysa dun sa lalaki. Pero may mga ibang lalaki na gusto nila, nararamdaman nila na sila yung leader, sila yung, sa relasyon, sila yung nasusunod. Yan. No? Mm. So kung masyado kang demanding, either mabuisit yan sa'yo, or, matuwa siya. Okay. Oh, 'di ba? So, 'wag masyado, dapat nasa gitna ka lang, ha? Okay. Ka ba masyado ang demanding? Slight lang. Ano ba hiningi mo sa kanya? Time? Hindi naman masyado. Ano? Pag nagte-text lang sa kanya. Eh, nagagalit siya, bakit daw text ng text? Eh, ba't di mo tawagan? Sa landline. Oh. Ibang solution daw. Oh. Baka naman wala kang load, text na ng text, humingi ang pera sa kanya, pang load. Hindi po ah. Tawagan mo sa landline, magtipid ka naman. Para ano? Oo. Oh. Okay? Okay, thank you. Thank you. Sige. Bye. Yeah. Solid ang pagbagsak eh, no? Solid talaga yan. Oo, nakita mo na, nakakawala ng stress pag binabagsakan mas mo, di ba? Mas magaang, okay. Basta, parang ano, humingit na kangiti ka pagkatapos nung makipag-usap. Yung ano bang gawin niyo sa maniligaw? Mga ganun, bawa, may nililigaw ka, babae. Ikaw may gusto sa kanya, babagsakan mo rin. Oo, hindi naman niya malalaman eh. Okay, hindi malalaman yun. May tanong lang dito, sa Twitter. Hi, Papa Dan, Stanley Chi, totoo ba ang destiny? Paano ko nakilala ko yung tao para sa akin? Pakakawalan ko pa ba? Destiny! Ako, naniniwala ako, Papi. Yung magic na tinatawag na ganyan. Na nangyari sa iya, talagang hindi mo napapakawalan. Ah? Ikaw ba naniniwala ka dyan, okay. Stanley Chi? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi agad? Ito si J. Patrick, no? Oh, yeah, yung tanong, pare. Pare, siguro naman malaki ka na, no?
Kani mo wala sa mga ganyan. Para kang, ano, niniwala ka parang isang Santa Claus hanggang ngayon. Oh. Wala, may point, may point. Yung mga destiny, destiny na yan. Ano mo, depende sa sitwasyon yan. Cable na lang ngayon ang destiny. Alam mo, yan, alam mo kung yung mga destiny na ganyan, nung araw, pwede. Hmm. Ay ngayon, hindi na. Nalalaos din pala. Okay. Ngayon, parang practical na mga tao ngayon. Hmm. Ha? Kung mayaman ka, yun, na gusto mo ng happy ending, yun, pwede. Hmm. Destiny, bilhin mo yung destiny, pwede. Pwede, pwede. Baliwanag, baliwanag! Maganda, maganda ang sagutan! Hello, good evening! Hello? Hello? Good evening, what's your name? Hello? Hello? Hi, good evening! Hello? Wala tayong marinig, Paps. Wala nga eh. Pagsakan natin. Oh. Yan, yan, yan. Oh. Pare, tanong. Hello? Oh. Naririnig niyo ako? Oo, oh, oo, oh, oo! Oh, oo, oh. Gusto ligaw. Ano lang gawin sa girlfriend na demanding? Paano gagawin sa girl na demanding? Oo. Oh. Oo, Paps, ikaw naman ang sumagot. Siguro pagbigyan mo lang kung ano yung gusto, pare. Pinili mo yan, mahal mo yan eh. Bigyan mo lang, pare. Kung demanding, ba ikaw din mag-demand ka sa kanya. Tingin ko, ah. Paano pag... one-sided na talaga? Alin? Pag-upit ka ng iba, yung gitna. Ano mo one-sided sa'yo? Anong bop eh. Ha? Ano ba? one-sided, siya na lang nagde-demand. Oo. Ha? Oo, laging ganun. Parang in-affair. Mahal mo pa? Opo. Iintindihin mo lang. Walang kaso. Para sa akin, ha? Okay. Iisin mo lang. Sacrifice. Okay? Tapos, si Stanley G, tanongin natin. Ito, sasabihin ko sa yung totoo, ha, pare, ha? Kaninong sweldo mas malaki sa inyong dalawa? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Bakit hindi mo alam yun? Anong trabaho ng girlfriend mo? Hindi pa ako nagtatrabaho talaga. Hindi ka pa nagtatrabaho, eh siya? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Estudyante pa kayong dalawa? Hmm. Kanina mas malaki allowance? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? May kotse ka? Meron. Siya? Wala. Wala. Oo. Demanding siya masyado. Anong hinihingi sa'yo? Gawin mo to, maging sweet ka. Ganun. Maging sweet ka, ganon. Hmm. Hmm. Ano ba ang karakter mo? Mm-hmm. Ikaw ba eh, hindi ka sweet na tao? Ha? Paano ka sweet? Nung nanliligaw ka, sweet ka? Oh. Ay ngayon, nasota mo na, hindi ka na sweet. Ganun pa rin sa tingin ko. Sa tingin mo? Eh bakit siya nagdi-demand na maging sweet ka? Parang siguro yung gusto niya yung mga maliliit na bagay. Ah, ganito Paps ha. Kasi ikaw ah. Pagsasabihan kita ha, sabihin ko sa yung totoo. Kailangan maging consistent ka. Kung paano mo siya tratuhin nung nanliligaw ka, yun. Kailangan pag girlfriend mo siya, maging asawa mo siya, ganun pa rin ang trato mo sa kanya. Yeah, gusto ko yan, gusto ko yan. Kasi kung ano yung nakita niya sa'yo nung nanliligaw ka, yan ang ginusto niya sa'yo eh. Oh, huwag ka masyadong kampante, mamaya iwanan ka niyan. Yan, hindi dapat wawala yung, ano, yung flame na yan, pare. Yung minsan tampuhan na ganyan, minsan tama rin yung babae kung bakit siya nagtatampo eh. Baka... nanlalamig ka na, siguro, na parami extra rice mo, malaki na chan mo. Nung nanliligaw ka, may abs ka pa, di ba? Ito naman sa mga babae, dati nung nanliligawan kayo, nakakatupis ka pa eh. Oo. Ngayon eh, wala eh, naka-duster. T-shirt tsaka short pag nag-swimming. Mm-hmm. Ganun. Naka-tuck-in pa. Oo. Takto mo yung atakto. Ano ka, maging consistent ka, kapatid, ha? Okay. Sana maging maayos ang inyong relasyon. At kasi ganito yan ah, kaya hindi maganda relasyon nyo kasi pag nagsasalita kami, hindi nyo hinahawakan yung speaker ng radyo at ng cellphone nyo. Ganun ba yan? Oo. Nakakaganda ng ano yun eh, relasyon sa magsota. Hmm. Hello. Yung pag nagsasalita kami, humawak ka dun sa radyo o dun sa telepono mo para nararamdaman mo yung agimat namin. Okay. Ha? Yes. Oh. Dikit mo yung mukha mo sa radyo ha? Try mo rin magtampo dun sa girl, dun sa girlfriend mo, ha? Bakit po? Eh, syempre, para maramdaman niya kung ano yung ginagawa niya sa'yo. Magtampo ka rin. Okay. Ha? Huwag kang mag-reply sa mga text. Yan, nahanapin ka niya, Brad. Magpakasuplado ka, kunwari. Okay. Okay? Sige, good luck sa'yo, thank kapatid. You. Yan, no, may mga tutulungan tayo. Mukhang umaganda ang diskusyonan to, ha? Hello, good evening.
Hi, yes, good evening. Yeah, what's your question? My question is, paano ko malalaman kung totoo yung guy? Ba? Ano ba, fairy tale ba ito? No, if he's, Maka manikin. True yung love niya. Ako, kung ako tatanungin mo, Pops, huwag ko nang paligawin. Direkta na sa MU-MU. Pag nagka-problema, problema mo na lang yun. Isugol mo na lang. Sa akin. Ganun na nga yung nangyari. So, paano yun? Paano malalaman kung... Hindi naman lang, sa araw-araw, consistency lang naman ang laban dyan eh. Consistent naman siyang sinungaling. Okay, alam mo, nagsagot. Sige na yung sagot dun. Papa Stanley, siya, ano pong basa mo sa ganyan? Ito ah, pagka siyempre nagsisinungaling siya sa'yo, doon pa lang alam mo na, Di ba merong white lies? Para... Ano yung sinasabi sa'yo, ano? Hindi ka mataba, sabi ka lang. Yeah, parang ganun yan eh. White lie, ganun. Say, para hindi masaktan yung girl, hindi niya masyadong directly sinasabi. Hindi, may ginawa na siyang mali. Doon accepted naman ng girl. Bubulag-bulaga ka, nanginayang ka lang. Naku. Hello? Hello? Mahala ka. Malandi. Ginusto mo yan eh. Ayan, bagsakan natin. Thank you. Ginusto mo yan. Ayan. Problema mo yan. Malaki ka na. Hindi ba? Hindi. Pero, di ba, papi? Katulad ng opening line mo kanina, gusto natin nasasaktan tayo. Oo. Oh. Tama. Oo, so, tapos tatawag kayo rito, iyak-iyak kayo. Yeah. Oh. Gusto niyo yan eh. Kung di kayo tatawag sa amin, sa kabilang stasyon kayo tatawag. Ayos lang. Okay. Hello? Hello po. Question. Parang ano ko na kung paano po yung dapat na maging reaction namin kasi sa grupo namin, yung isa namin kaibigan, yung isa namin kaibigan, na parang silang may mga relationship dati, parang nag-exchange partners sila. Anong reaction nyo? Ano pong dapat bang i-react? Kasi kami... Ano ba yan? Assignment ba? May reaction paper bang wala? Kasi may reunion kami next month eh. Oh. Ayun. Anong reaction nyo? Hindi ba, paano pong dapat namin i-react sa kanila? Huwag nyo na ituloy yung reunion. Thank you. Papa Stanley G, ano sa'yo? Ito ha, sabihin ko sa'yo totoo. Nag-exchange partner sila, legal naman. Di sila ng babae o ng lalaki, di ba? Ng lalaki, gano'n. Ng lalaki. So habang shota niya yung isa... Babae. Ay, ng lalaki yung babae. Oo. Ng babae yung lalaki. Hmm. Pero within sa isang circle of friends ng... Kayo, tropa-tropa. Sila. Yep. So anong pakiramdam nyo? Para kayong Melrose Place, gano'n? Oo. Kasi may reunion kami. Para kayong mga Beverly Hills 90210. Palit-palit lang. Oo, oh, palit-palit ng shota, di ba? Kasi sila lang din. Gano'n nga. Huwag na kayong makialam sa relasyon ng mga nagkaliwaan. Mm-mm. Ha? Kasi, huwag na kayong makisaw-saw sa gulo nila. Opo. Isang lalaki o isang babae pag nangaliwa, malalaman yan nung kapartner nila. Mm-mm. Okay? So, mag-enjoy kayo sa reunion. Maghanap kayo ng ibang kabarkada, di ba? No? So, pag may nagtanong sa inyo, nasa sa inyo yan kung gusto nyo sabihin na... Hindi, alam naman po nila yung pinalit nila. Tropa din namin. Tropa din. Tropa. So, ngayon, magkakasyota sila na yung kumbaga... Nagliwala yung isa, tapos... Nagpalitan, ganon. Magkakaibigan ba sila o hindi? Magkakaibigan pa rin sila. Ano pa yung problema mo? Hindi naman, parang naiilang kasi sila. Parang ganon yung... Sila o ikaw? Oo. Parang sa lahat. Ikaw lang. Kung nagkakailangan, walang reunion na magaganap. Mabagay, talaga naman. Tama na, mabagay. Ikaw lang. Oo. Huwag kang pumunta sa reunion, ha? Pati si yung iba, ganun din. Ikaw lang. Nakalang. Huwag niyong pinoproblema yung mga bagay na hindi dapat pinoproblema. Wala naman problema. Wala akong nakikita problema, ma'am. Mm-mm. Ilang lang kasi kami. Naku, gusto mo lang. Ano? Gusto niya lang may issue, Pops. Oo nga eh. Gusto mo lang may intriga. Oh, ganito gawin mo ha. Magsulat ka ng blind item. Yan. Ha? I-submit mo sa mga tabloid. Yan, pwede ka eh, no? Oo, kaya sa college newspaper niyo ha. Okay, kikita ko siya. Oo, ha? Napansin mo rin bago ka matulog ha. Mm-mm. Inimbento mo lang yung problema mo. Tama? Hindi naman. Yan na, oh. Oo. Sige na. Paps, thank you. Parinig na natin sa kanila. Thank you. Sino na ano ko, pero bye-bye. Yeah.
Di ba, di ba maganda yung feeling? Kung binagsakan ka, di gumanti ka, bagsakan mo rin. Unahan lang. Pero thank you, thank you. Papa Dan, good evening po. Stanley Chi, 3 years friend mo na sa text. Na-inlove ka. What to do? Ba? 3 years. Kaibigan, ka-text. Sa text lang, ha? Na-inlove na. Sa 3 taon, Babs. It took her 3 years. Babae to, Erica Herrera. Oh. Ano? Ang gagawin niya? Kasi pag sa text ka na in love, medyo, ako ah, hindi ako sold sa ganyan eh. Okay. Nakikita ba kayo? Hindi, diba? Parang, hindi pa. Mukhang hindi pa. Magkita kayo kasi iba yung pagka nakaka-text mo, iba yung pag nakakausap mo ng harapan. Nako. Makikita mo yung totoong reactions niya, mm-hmm. Yung totoong, yung ano niya, yung mababasa mo kung ano yung pagkilos niya, paggalaw niya. Okay. Kasi pag text, walang emotions eh. Mm. Ang makikita mo, smiley. Yun lang, diba? Madaling dayain eh, no? Mm. Pwede siyang magpanggap through text. Okay. At hindi mo alam na baka ibang tao pala ka-text mo. Nako! Nako. Pwede. Yan ah. Oh. So, honest opinion yan ah. Medyo ingat-ingat kayo sa mga pag nagliligaw sa mga text-text na ganyan. Yan. Mismo. Hello, good evening. Okay, bahala ka rin. Bahala ka muna. Hello? Hello? Hi, what's your question? Tanong. Hello, pare. Hello? Tapaps, natatakot. Alam mo, may nag-tweet dito si Jason Angeles. Sige. Ano sabi tanong? Niya, pakitanong kay Stanley Chi. Ayan. May GF ako pero attracted ako sa mga lalaki. Uy. Gay na ba yun? Mas like ko boy kaysa sa girl. Ito yan, Pops! Pakisagot ang yung... Para sa kanya? Aba, tingin ko, Pops. Meron kasi yung feelings na talagang nagagwapuhan ka sa lalaki. Baka na-appreciate na niya. Pops, para sa akin, na-appreciate lang yung gandang lalaki. Man crush ang tawag dyan. Man crush. Oh. Okay. Masayo. Ano bang pulso mo dyan? Ito dahil nagtanong ka sa amin ni Papa Dan, siguro medyo baka since na-attract ka sa mga boys, baka talagang boys ang gusto mo. Hindi, no. Talaga. Kasi wala mong masama rin eh, di ba? Eh kung yun ang trip diba mo. Di ba man-crush lang yun? Ewan ko eh, mas ano rayo, mas attracted daw sa mga lalaki. Ikaw ang makakasagot talaga ng tanong mo. Okay. Hindi kami. Alam niya. Oh, ang mga nandito, yung mga nasa paligid mo, ang magagawa lang nila is wala, yung mga snide remarks, mga kakantsawang ka lang. Ganun. Pero kung ikaw, secure ka sa pagkalalaki mo, sa sarili mo, eh talagang lalaki ka, di ba? Pero kung may pagdududa ng konti at medyo pumipilantik ang iyong mga kamay. Patay na. Yan, patay tayo dyan. Na, ikaw talaga makakasagot yan, Jason. Pero salamat sa pagtanong mo sa akin. Ganda yung tanong niya, no? Nire-respeto namin kung anong landas ang iyong tatahakin. Kung makikita ka namin sa mga partners or sa... Sa amin ka na mag-OJT. Oh, ayan, ha? Hello? Hello, sir. Good evening. So, last 3 questions. Hmm. Ano pang anong tanong mo, pare? Sir, bakit yung mga girls masyadong tamang hinala? Tamang hinala daw. Ano ito, Paps? Bakit daw yung mga babae laging tamang hinala? Ah, okay. Lagi nagdududa sa ating mga lalaki. Ay, nako. Pagka boyfriend ka na, di ba pare? Ganun ba? Yes, sir. Nasasakal ka na? Yes, sir. Ganun. Alam mo, tingin ko, mga babae, tama lang yun. Tamang hinala na ano. Tsaka, pare, patunayan mo na hindi. Kailangan isabit mo yung sarili mo sa kanya. Tingin ko, ha? Di ba? Kung talagang mahal mo, pare, sasacrifice ka ng ganyan para mawala, mabura sa isipan niya. O, yun ang tingin ko. Si Stanley Chi, may sasabihin daw sa'yo. Kaya naghihinala ang isang girl sa isang guy is because alam niya na may ginagawang kalokohan yung lalaki. Ang tawag dyan, women's intuition. Yan. Ay, yung mga kutob-kutob na babae. Kutob, tama niya yan eh, no? Kadalasan totoo yan eh. No? Kung ang kutob niya sa'yo, eh, nanchi-chicks ka. Huli. Abay, mag-ingat-ingat ka, siguro may chicks ka nga. Unless so, sobrang insecure at selosa yung girl. Oh. Nangyayari din naman yan sa mga guys eh. Ang guys, pag nagselos, di ba? Grabe din. At pagka pinag-dudahan niya yung best friend ng girlfriend niya, di ba? Tsaka yung dalawang yun,
Malamang medyo totoo ng konti, eh, no? Merong ano eh, no? O may something, no? Ikaw, bakit may ginagawa ka bang kalokohan, kuya? Wala naman po, sir. Wala naman? Anong ginagawa mo sa buhay? Puro trabaho lang, sir. Anong trabaho mo, kuya? Security guard po, sir. Ayun! Yun! Oh. Eh, si girlfriend, anong trabaho? Nasa bahay lang po nila, sir. Nasa bahay lang. Siya nagdududa sa'yo. Oo, sir. Bakit kanya pinagdududahan? Guwapo eh. Ha? Ha? Mga security guard daw po kasi sir, ano, babae ka daw. Ha? Talaga? Hindi totoo yan ha? Ako rin, di ako naniniwala sa kanya. Para masyado yung manila lahat. Sabihin mo sa kanya, alam mo, ang mga trabaho ng security guard, hindi madali. Oo. Sa umaga, pagka nagsicheck ka ng mga pumapasok sa building or kung saan mang, saan ka man nagtatrabaho, eh, kailangan nakangiti ka habang sinicheck mo yung mga bag nila. O pag umalis sila ng, pag lumabas sila ng building, kailangan nakangiti ka pa rin. Tapos, kulang ka pa sa tulog. O minsan, di ka pa kumakain, di ba? Sabi mo sa kanya, pinili mo to eh, nagsota ka ng pogi eh. Ang sinasabi. Oo. Ngayon, manginis ka. Tapos ngayon, magdududa-duda ka. Eh, pinaka nakakong ganito. Ano yan? Ha? O. Kukuha kayo ng ganito, tapos may reklamo kayo. So, sota-sota kayo ng pogi. O, di ba? Ano, kuya, tama, di ba? Apo, sir. Sabi mo sa kanya, mag-boyfriend ka ng... Gusto niya yung pogi. Oh. Ikaw pumili ng pogi, tapos magsiselos ka? May point. Sabi mo sa kanya, masanay ka na, talagang lapitin ako. Ah, oh, di ba? Oh. Pero ikaw, kuya, since lapitin ka, alam ko naman pogi ka, no? Umiwas ka na sa gulo, ha? Hindi naman po, sir. Huwag ka masyadong magpapadala sa tukso, ha? Pagka nilapitan sa'yo at may umaaligid na mga malalanding babae, sasabihin mo sa kanila, huwag mo akong landiin, baka ma-inlove ka lang sa akin. Ah, ah, okay? O, oh, sige. Thank you, ha? Aba, sir, nalaman din ako. Parang ang laki ng problema niya, Bob. Oo nga, eh, parang... Siya na nga magandang lalaki, siya paano ang problema? Ba't ganun tayo? Eh, mahirap maging pogi, eh. Sakto talaga, eh, no? Nakakabarangay, kasama po natin dito ngayong gabi, 2 minuto bago po mag-alas 12. Stanley C! Mga kabarangay, dahil darating po, ilang tulog na lang yan? Tutulog kayo, mga tatlo. Mga ilang araw na lang. Oh. Sabado, magkita-kita tayo sa National Bookstore Shangri-La Mall, 2 p.m. Magdala ng exchange gift worth 200 pesos. Sana ay hindi pagkain dahil ang gusto natin ay yung isang bagay na pag tinago natin habang buhay, maalala mo na. Pwede. Ito nakuha ko sa exchange gift namin nung book signing ni Stanley Chi. Na, meron. Meron ko souvenir. Oh, pag pagkain yan, mauubos lang eh. Oo nga. Di ba? Pwede yan. Huwag kayo magdala ng GC, huwag kayo magdala ng pera. Basta ano. Maging creative kayo, no? Huwag naman sana mag, no? Pwede, papi. Basta 200 pesos worth. 200 pesos worth of item na kahit ano. Katuwaan lang tayo. Oo, parang ano lang, the spirit of Christmas, munito-munita. Ayun. Pwede. Sige, ano pang tatanong, Paps? Ito, sige, last two. Hello, good evening. Yes, good evening. Okay. Anong tanong mo for Stanley Chi? Paano mo masasabi na talaga seryoso yung guy? Ano no? Seryoso yung guy? Paano daw masasabi? Parang, ha? Parang halos lahat ng guy, 98% manluloko, ano? Bakit mo naman nilalahat? Grabe naman yun. Baka naman talagang ututu ka lang. Yan, sinasabi. Ututu ka pala eh. Hindi siguro. May mga lalaking seryoso talaga. Siguro ito ate ah. Mm. Ano bang mga yung mga naging boyfriend mo, ano mga ginagawa sa buhay? Ano bang mga ginagawa nila? Anong trabaho nila? Gusyante. Hmm. Hindi naman, nakikita ko lang yan. Ikaw, anong ginagawa mo sa buhay? Gusyante din. Anong business mo? Malapit siya sa construction, pero broad naman yun eh, so under doon, nandun siya sa construction. Ikaw, nasaan ka na sa construction ka rin? Ako yung construction worker. Papatawa ka, sige. May ano ka, ang pangalan mo, tingnan natin sa Facebook. Oo nga, gusto mo, ma-viewing namin ni Papa Dan, gusto mo? Hindi niya mag-view kasi naka-private. Naka-private. Eh, pero may profile picture ka doon. Eh, syempre naman. Oh, di, anong pangalan? Sige, tingnan natin. Sabihin ko lang mamaya, baka marami nakikinig, no? Walang problema. Di, tayo lang. Tayo lang. Anong tayo lang? Naka-on-air tayo lang? Hindi, hindi yan.
Hindi, ano bang question? Siguro, bakit yung may guy na ayaw kahit ilang beses na sabihan na ano, tumigil na pero nandun pa rin? Okay. Talaga bang, hindi parang, sa akin, tingin ko, kasi gusto mo pa naman talaga siya eh. Ganon? Hmm. Ayaw mag-give up? Ano? Binibigyan mo kasi siya ng pag-asa. Ano ba to? Nanliligaw? Binasted mo pero nanliligaw pa rin? Hindi. Parang naging kami. Tapos, nakipag-hulay ako. Sabi niya, friends na lang daw. Kung ayaw ko na. Ayaw benefit. Ko na ganun. Parang after nun, siyempre no, makatag-break na. So, lahat na wala na. Eh, bakit meron pa? Parang naman yun. Kasi parang, ano ba yun? Kami mag-friends. Ayoko nang ganun. Parang kapag tapos na, tapos na. Pero siya yung ano pa rin. Parang gusto niya meron pa rin communication. Even ilang years na ba? 3 years? 2 years yata. May asawa na ba yung ex mo? Eh, syempre, wala. Wala. Ikaw, may asawa ka? Wala. Wala naman din. Sabi mo, parang naging kayo. Ano, may something na nangyari? No, hindi naman. parang something na naging kayo, di ba? O, parang naging kayo, di ba? O. Bakit ayaw niyang mag-give up? Type naman na naging kami, parang hindi naman siya sobrang, parang hindi naman siya ganun ka-in-love. Parang hindi naman niya akong ganun kamahal. Hinahanap siya, Paps, din nabigay. Excuse ako. Na okay, pumayag ka maghiwalay tayo, and yet, ayaw mo naman akong totally walan. Parang ganun. Confusing kasi, ano, parang contradicting dun sa sinasabi sa ginagawa. Or I don't know, kasi lalaki nga, ang hirap magkalayo talaga yung babae at lalaki. So, ang hirap nga. So, ano pong pinaglalaban natin? Naman sa point of view ninyo mga lalaki, yung bakit ganun, bakit gusto kanya na magkaroon ng communication, eh wala na nga anyway. Magkalayo naman yung lugar natin. Ba't ka nalilito? Taga-saan ba siya? Taga-saan ka? Well, medyo malayo. Siguro mga 35 kilometers away. Hello. 35 kilometers. Kasi gusto mo pa rin siya eh, kaya ganyan ka rin sa salita eh. Hindi, binibigyan mo ng pag-asa. Binibigilig ka eh. Oo nga, niloko mo kami. Hindi naman ganun. Eh, sir. Di kit alam mo kung ayaw ka niyan, titigilan ka niyan. Totoo yun. Honest question yun. Kasi until now, tinatang ko rin yung best friend ko. So, bakit ako nga kung i-give up? Eh, wala na nga kami. Sabihin ko sa yung totoo ah. Gusto niya kasi makalibre eh. Saan? Makalibre? Saan niya makalibre? Parang ano eh, wala na kayo pero nilalandi ka pa eh. Baka sakaling bumigay ka uli. May nakaraan naman eh. Oo, may nakaraan naman kayo. Alam niyo naman kung ilan ang nunal niya, yung ilan ang nunal niya sa katawan. Siguro. Oo. Gusto niya makalibre. Oo, magandang angle. Kung ganito, kung ganyan ang mga nangungulit siya, di ba? Style yun, nangungulit eh, di ba? Para masanay ka, tapos biglang patinigil, hanapin mo. Oo. Ito gawin mo, magpalit ka ng number sa cellphone. Ha? Ganon. I-unfriend mo siya, i-unfollow mo, di ba? Hindi niya gagawin yun, pupusta ka sa'yo, hindi niya kayang gawin yun. Kasi kung hindi mo gagawin yan, malamang gusto mo pa rin si Guy eh. Number yun. Ha? Hindi ako pwede magpalit ng number kasi business number yun. Parang business ko na. Ayaw mo bang i-delete yung pangalan niya? Ayoko, siyempre. Kita mo, malandi ka rin eh. Ano? Sige, bye. Basta ka na natin. Bye, nagtanong ka pa. Gusto niya lang marinig, papi. Na, ay hindi, kasi niya marana. Hindi, mahal ka pa nun. Kasi ganyan-ganyan. Hello, kaya ka? Alam mo yung sagot. Oo, alam mo yung sagot. Inyari ka pang ayaw mo. Kasi nararamdaman niya na type mo pa rin siya eh. Oo. Naman ako magtatas. Nagpapahiwatig ka pa na gusto mo. Hoy! Tanong pa kayo, alam niyo naman yung sagot. Sige na. Sige na. Oo. Alam mo na yung sagot dyan. Tanong ka pa, gusto mo lang marinig sa amin yung sinabi mo. Naman ito? Busu! Hindi na ako magtatanong. Good. Oo, sige. Buti nga ang wag. Okay? Okay. De, basta ito ate, alam mo na, malaki ka na ha. So, sinabi namin sa yung totoo. Kaya siya nangungulit dahil gusto mo pa rin siya. Oo. Nararamdaman niya yun. Ang lalaki, alam nila kung type sila ng babae o hindi. Pakiipot pa to eh. Pag alam nilang wala silang pagkaasa,
pag sinabi ng girl na itigil mo yan, titigil nila. Titigil lang pag nakitang wala. Oo. Pag talagang wala. Mm-mm. Ikaw kasi nagpabibigay ka ng mga... Malandi. Oo, binibigyan mo siya ng payuhating na gusto mo pa rin siya or kinikilig ka, gano'n, no? Malandi? So, kung talagang ayaw mo sa kanya, yung ano, yung connections, mga... sa lahat, sa cellphone, wala. Sa Facebook, wala dapat. Na pagka nag-text siya, huwag ka magre-reply. Oo. Ah, okay, okay. Pagka tumatawag siya, huwag mo sasagutin. Magre-reply pa yan, eh. Paps. Mm. Pupusta ako sa'yo, manghihinayang yan eh. Nasa sa'yo yan, ate ha. Kung gusto mo pa siya, ayaw mo na. Oh. Okay? Oo nga, may point ate. Oo, oh, sige. Kunyari, alam na niya yun! Sige, magsaka na natin. Para marami. Thank you. Ayan. Malandi pa rin, bye. Bye. Ayan, mahala ka sa buhay niya. Problema mo yan. Ay, talaga mga girls, ha? Kinikilig pa, eh, no? Kunyari, pang di niya alam, eh. Pero tsaka tayo dito. Maganda ang usapan. Last na to, last na. Kasi papadudod susunod na, no? Oo, nag-aantay na, eh. Sana maganda ang susunod na katanong. Hello? Hello? Yeah. Good evening po. Good evening. Tanong mo. We're separated from our own families. Okay. We are in a relationship now. You're separated from your... So, you have kids na rin? Siya may kids na rin, pero hiwalay? Yes. Okay. And then, syempre, may nagka-relasyon kami. As in, meron kaming relationship ngayon. And we're planning to go abroad. Tapos, to start a new family there. Mm. Eh, sa akin kasi, parang gusto ko, ito na yun. How would I know? Na, ito yung lalaki na yun? Mm-mm. Oh, ako na sa sagot. Oh, ikaw muna, Paps. Paano malalaman? Mm. Nakilala mong bago? Uh-uh. Oh, paano malalaman? Alam mo, lagi naman sugal ang pag-ibig. Yeah. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Tuloy mo lang, okay lang yan. MU, yung mga ganon. Uh-uh. Ang stage, hindi kinalala mo mabuti. Diba? Okay, pero ano naman eh, parang... Don't pressure yourself, just enjoy every day. Enjoy every day. Hayaan mo na yung bukas. Dali na yung bukas eh. Di, iraos mo muna yung ngayon, pag okay ngayon, bukas ulit ganun. Araw-araw, hanggang tumagal na. Tama? So, no more demands, ganun. Anong dinidemand ba sa kanya? Kasi, ano, kasi parang Monday to Friday, yun. We both have work. Mm. Tapos, nagkikita lang kami after work. Tapos, since Saturday, Sunday, we give it to our family, to our kids. Okay, anong trabaho mo, tsaka anong trabaho niya? Sales kami pareho. Hmm, sales. So, ang karakteristik ng mga tao sa sales, magaling mambola. So, pareho kami magaling mambola. Pareho kayo magaling mambola, di ba? Kasi kami dito, hindi kami nambobola, no? Yeah. Alam mo, if you want to go abroad and start a family there, ang mangyayari niyan, ang magiging anak nyo, his, hers, and ours. Di ba? Sharing. Di ba? Tapos we both come up to a decision na parang we can't be together as in yung kasal-kasal. Walang gano'n. Kasi hindi kayo nakapagpaanal. Yung ba yun? Oo, dito. Okay. Masabit. Pagdating dun, parang ano kami, parang we decided na companionship, gano'n lang. Companionship? Ililibin lang ng ganyan eh. Limitation lang, hindi pa nga. Kasi ganito ah, the reason for going abroad, medyo mababaw. You want to start a family there. Eh, pwede naman kayo mag-start ng family dito eh. Oh. Ba't kailangan mag-abroad pa kayo? We can't move. Kasi, syempre, yung families pareho. Tatakot kayo sa mga, mo. Ano, sa mga chismisan, gano'n, sa sabihin ng ibang tao. Okay. Ako. Pops, anong papayo mo? Po, eh, ang ako, dapat alam na ng ibang tao eh, kung hiwalay ka nung sa isip mo. Kasi, pre-pressure mo sarili mo eh. Okay? Mm-hmm. Hello? Hello. Ano, habang buhay mo, pahihirapan yung sarili mo. May problema ka na sa makakaalam na iba, pati siya pinag-problema mo kung siya na nga ba o hindi. Susugal ka. Daing problema. Eliminate mo muna, isa-isa. Okay? Isa-isa. Oo. Kumbaga, parang sirang kotse yan. Kung sira yung gulong, yun muna. Kung sira yung ganito, isa-isa lang. Pero okay lang na mag-stick ako doon sa relationship na gano'n. Eh, kaya nga gagawin yung paraan, di sabihin, gusto mo siya. Yes. O, yun na. Oo. Tanong pa ba yung okay lang mag-stick? Kaya ka nga tumawag kasi gusto mo mag-stick eh. Okay? Okay. Okay. O, si Papa okay. Stanley, may sasabihin ito, siya. If you want to have a relationship with him, okay lang, wala namang masama doon. Huwag mong isipin yung sinasabi ng ibang tao sa'yo. Yeah. Ha?
Sasabihin ko yung totoo, ha? Talagang yung chismis na ganyan, hindi mo maiwasan yan, eh. Hmm. Talagang pag-uusapan at pag-uusapan kayo. Mismo. Ang ganito, we're not okay in our own family. Separated nga siya. Tapos, ang alam kasi ng family niya, yung sa parents ng guy, they are still okay. Pero sa kanilang mag-asawa, wala na. Hmm. Ganon din yan sa akin, na we're still okay. Pero sa aming dalawa, wala na. Eto ah, anong masasold niyan pag nag-abroad kayo? Eh di, wala kami sa shadow ng mga partners natin. Natago! Gusto niyo magtago, ang ganon. Bakit? Hindi maganda. Hindi, kumbaga, yung solusyon na gusto niyo gawin, yung mag-abroad kayong dalawa, short term yan. Diba? Ang long term na solusyon dyan, sabihin niyo yung totoo sa mga magulang niyo, sa mga pamilya niyo, diba? Hanggang kayo natatago, malalaman din naman. Oo, hindi na kayo natatakot na tinatago niyo yung relasyon niyo. Oo, pero not now. Not now. Kailan palang pagkakaiba ako nakikita, Papa Stanley. Ngayon, tsaka bukas, pagkakaiba, malalaman din, magugulat yun ang reaksyon eh, magagalit din eh. Ano pinagkaiba, ma'am? Buti pa yung, buti pa yung ngayon pa lang sinabi nyo na, eto, magpapasko, di ba? Isang galitan na lang yan. Oo, magpapasko naman, sabihin mo na ngayon, para sa Christmas, magkakasama kayong lahat. Ganun din mo, wala na sila magagawa, isang galitan na lang, isang iyakan na lang yan. Ganun. Sabi mo, ano pagkakaiba? Pumunta kayo abroad, pagbalik nyo dito, nalaman din. After 1 year, after 2 years, ano difference? Oo. Oh. At least, hindi kami magigera. Hindi kayo magigera. Pagbalik nyo, pag nalaman, hindi ba gigirahin? Wala nang balikan. Ah, dito sila babalik. Ay, naku. Bahala ka sa buhay mo. Alam mo yung mga... Ako, I'm gonna feel bad kung ako yung magulang, ha? Oo. Kung tatakas yung anak ko, tapos hindi na magpapakita sa akin, ako, sasama loob ko. Duda pa ako dyan sa'yo. Pinalaki ko tong batang to, tapos ganyan. Ganyan. Your parents, puro kabututan, kasamaan. Parang kailangan malaman na magulang mo. Sila ang dapat na una mo magiging kakampi, di ba? Kakampi mo yan eh. Oo. Kahit anong gawin mo, yung magulang mo, magulang pa rin. Tanongin nga natin, saka pupunta, saan kayo pupunta, kung okay lang malaman? Ayaw. Amerika ba? Siguro, oo. May visa ka na? Ay, Anong, Pero ma-approvean? Ganon? Oo, paano kung na-deny ka, saka yung pupunta? Oo, yan. Yun ang point ko. Oo, kaya may plan D ka. Oo, saan? Bang! Yun na. Saan? Sa Asia. Saan dun? Sa Asia BN, Pops. Susugal pa sila pagdating dun. Wala pang sigurado. Tama ba? Hindi. Natutuwa lang itong alam mga mo, to, Pops. Kakapanood ng pelikula to eh. Yung mga, UN Against the World, trabaho tayo sa ibang bansa, adventure. Yung mga napapanood mo sa telenovela at sa pelikula, hanggang dun lang yun, hindi nangyayari sa itong buhay yun. Ha? Siyempre, kailangan maging practical ka rin. Pag ikaw na-deny, kumuha ka ng visa, pumunta ka sa ibang bansa, mamuroblema ka lalo kasi hindi mga Pilipino mga nandun. Iba lahi nandun eh. Diba? Baka doon pa kayo mag-away, maghiwalay rin kayo. Paano pag naghiwalay kayo? Di, separate life. Ba? Talaga. Pwede sabihin ah. Natutuwa ka lang ngayon, ma'am. Natutuwa ka lang ngayon. Tumatapang tayo kapag ganyan, Pops, eh, no? Baka nasa honeymoon stage pa sila. Malamang. Ha? Mag-isip ka muna na maigi as advice to your sa parents mo. Sabi mo yung totoo na hindi na kayo okay, gano'n. Ay, alam na. Doon sa parents ng guy? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sabi mo sa guy na sabihin sa magulang niya kasi kung talagang mahal ka ng lalaki pag lalabang ka niyan. Kahit magalit sa kanya magulang niya. Oo, hindi naman silang ano. Sabihin niya yung totoo. Ano? Hindi yung binu-good time ka lang. Okay? Gano'n. Taga-sales yan. Pareho kayong taga-sales, Marunong mambola yung isa't isa. Ay, maganda produkto namin kahit di gumagana. Bago kayo lumabas ng bahay, okay? Ng bansa, okay? Okay. Sabihin niyo ito. Kung walang gagawin talaga sa ibang bansa, ito walang sure na gagawin eh. Nararamdam, akala ko merong sure. Ngayon, mukhang wala. Kasi mag-work. Madaling sabihin mag-work Nagtatanggalan nga ng... Ay, pinauwi eh. Susugal kayo. Kala niyo ba madali? Parang ganito lang eh, parang galing ng probinsya, pupunta ka Metro Manila, akala mo gano'n na kadali. Akala mo, ang ganda-ganda rito na, makakuha ka agad ng trabaho. Dayin, soy! O, gets?
Oh, sa abroad, magre-rent ka pa yung hindi, kuryente. Hindi sapat yung malakas ng loob mo. Kaya ko to. Hindi. Okay? Mm-hmm. Okay? Okay. Natutuwa. Natutuwa lang. Natutuwa. Iha, ha? Okay. Ayoko makita ka sa wish ko lang na nanghihingi ng tulong sa amin, ha? Yan, okay. So, ganun. Okay? Okay. Kung gusto mong solid yan, gusto mo yung solid sa kanya, di ba? Mm. O, di pa alam mo sa mga magulang niya. Oo. Ayaw? Ayaw mo eh, tuloy. Merong may ano, misgiving siya. Siguro, baka hindi pa siya sigurado kay Guy. Oo. O si Guy, hindi sigurado sa'yo. So, ba't di ka confident na pakilala sa magulang mo? Merong sabit. Yung mga anak mo ba, alam niya yung relasyon niyo? Hindi. Huwag mo nang pagandahin. Oo. No, hindi. Ilan taon? Ilan taon? 6 and 7. Ako, mga hindihan na yan. Yung mga isip na yan. Pero napakita ko na yung picture. Nakang? Friend, ganun. Dapat yung lalaki, mahal niya rin yung mga anak mo. Mm. And ikaw, vice versa. Dapat mahal mo rin yung mga anak niya. Oh, he also give things to my kids. Oh, hindi naman sa bagay-bagay yan. Hindi nabibili yan. Hindi nabibili yan. Iba yung time, effort, ha? Oo, iba yun. Iba yung TAE. Time, attention, and effort, ha? Attention, time, and effort. Time, attention, and effort. TAE. Para hindi mo makalimutan, ha? Uh-huh. Okay. Kung natawa ka, ibig sabihin, hindi mo makakalimutan yan. Time, attention, effort. Oo. Okay. Importante yan, ha? Sisilaw ka lang. Yung mga effort-effort pinapakita sa'yo. Baka sa umpisa lang yan, si Guy, hindi consistent sa'yo. Hindi. Totoo naman siya. Nakita ko na yung negative sa'yo. Pupusta ko sa'yo, 1-5. Maghiwalay kayo. Walang ganong Brad. Walang ganong Brad. Hello. Hello. Ano, natutuwa ka lang? Hindi, natutuwa ka sa inyong dalawa. Hindi, natutuwa ka lang sa inyo. Promise. Ilan taon na ba si ate? Daming mangarap eh. 33. Ha? 33. 33, anong pangalan niyo? I know. Ano? May passport ka? Yes. Meron? Yes. Anong first name mo or palayaw? Oh God. Ha? Teodora. Ha? Teodora. Teodora? Teodora, Teodora. Teodora, oo. Eh, si Kuya, ano pangalan? Cesar. Cesar. Cesar, makalumang mga pangalan. Ilan taon si Kuya? 35. Kaya mo na. Siguro malalaki na kayo, alam niyo na dapat yung gawin. Tsaka, wala nang, mga pag magalit pa yung magulang ng lalaki, siguro naman. Ano? Malaki na yung anak nila. Conservative kasi yung family. Gano'ng ka-conservative? Parang ano, kahit na anong mangyari, kahit anong gagawin pang bababae ng guy, dapat stick lang si girl. Oh. Gano'n. Ikaw ba? Willing ka sa gano'n? Ako hindi, kaya nga ako nag-separate din siya. Oh, eh siya, ba't sila nag-separate? Ba't sila naghiwalay? May issue naman silang dalawang mag-asawa. Ano? Sinong mali? Money matters and... Ano yung babae? Demanding. Ikaw, demanding ka ba? I have my work naman. So, I just demand for the time and effort. Demanding nga. Demanding din. TAE nga yun. Time, attention, effort. Oh, pasok pa rin sa demanding. Pero hindi siya material. Katulad ng... Demanding pa rin. Oo nga. Hindi na naman dun yun. Time... Material yun sa girls. Kayo din naman eh. Hindi ah. Baka, ikaw ba kami? Basta di mo. Okay, tamo? No. Go, speak for us. Basta ikaw, may edad ka na, you're 33, si Kuya, 35, siguro naman, alam nyo na yung mga dapat nyong gawin, may mga responsibilidad na kayo, kausapin nyo na yung mga magulang nyo para wala na kayo tinatago sa kanila. Mm-hmm. Oo. Okay na. Okay. Ha? Sige, good luck, ha? Alam mo, Paps. Thank you. Tapos na lang, hindi rin tayo susundin niya. Tutuloy pa rin na. Ay, nako. Pupusta ko na yun. Talaga may mga taong pinanganak na matitigas ang ulo. Tutuloy pa rin nila yan. Kaya rin naman kami tumatawag para may continue yung program nyo. Sinumbat pa nito? Oo nga eh. Sa talaga defensive? Oo nga eh. Alam naman naman namin lahat yung sagot. It's just that we just follow and we were entertained by your program and your advices. Thank you. Thank you, ha? Thank you! Pero ito, ha? Yung payo namin sa'yo, seryoso. Kausapin yung mga magulang nyo, ha? Yes. Oh. 1-7. Pupusta ako. Hindi mo ako sa'yo. 1-7, oh. Asan nyo naman yung bid nyo?
Ako ay pupusta ko 3-in-1 na kape. Nagbibigyan ko ng 3-in-1 na kape yan. Wala pang 5-in-1 yung may Korean ginseng. Oh, ito na, ito at ano, Chodora, kung yaman talaga ang pangalan mo, ha? Kung talagang gusto mong magka-ice kayo, family day, di ba? Sa Sabado, December 7, punta kayo sa Shangri-La National Bookstore. Yeah. 2 o'clock, ha? Ah, nandun si, ano, si Stanley? Hmm, nandun kami. Nandun kami. Nandun si Stanley, kausap niya si Stanley. Siya. Punta ka ron, ha? Okay, magkano yung book mo? Ah, 175. Doon ka bumili. Yan. Tapos pasok, alam mo yan. Bilhin mo yan, ma'am. Hindi pala na. Naririnig ko na yung pangalan na yon. Pero medyo, hindi ko lang alam. Stanley Chi. Stanley Chi, pagkakaalam ko, ano yun eh. Ano ba yan? Anong May kamukhang artista yun, si Jet Li. Si Jet Li. Ano, ma'am? Hindi ba yan si Ramon Bautista? Ayan, ma'am. Hindi. Iba yan, iba yan. Kakakilala kami, magkakaibigan kami. Malay mo pumunta siya. Pairan naman mo, ha? Basta, papakilala kita sa street beauties. Yan. Yan lang. Gusto ko namin. Julia Barga. Well, ladies and gentlemen. Julia. Paano yan, no? Welcome back for the first time. Julia Barga. May iba na yung sexual preference ko, ha? Hindi, ano yun, parang katuhan na makikilala mo na sila. Punta ka dun. Magdala ka ng exchange gift for 200 pesos. Oh God, anong theme? Ano, kahit ano, basta something na matatago namin, matagal. Hindi pwedeng pagkain. Ah. Hindi pwedeng pagkain, hindi pwedeng pera. Hindi pwedeng GC. Okay? Okay. Yung pag tinago namin, mahabang sa, hanggang sa 5 taon eh, uy, nakikita ko, ito yung binigay sa. Hindi pwede. Worth 200 niya eh. Yung... Hindi kami interested sa iyo. Okay? Okay. Thank you. Sana Sabado umabot pa yung relasyon nyo. Sana. Dumating sila. No? Tama niyo mga anak nyo. Kasi yung monthly namin eh. So, aabot yun. Yeah, aabot. Sige. Ano, gift na namin sa isa't isa yung pagbili namin ng book. Ah, okay. Yun, pwede, panregalo nyo. Tapos si Kuya, pwedeng bumili ng single but never alone. Yan, oh, yun. Parang magandang pahiwatig yun. Number 6 sa top 10 best-selling list ng National Bookstore sa, ano, Word, oh. Philippine Publication section. Okay. Ha? Available yung mga libro na yan, ha? Okay, thank you. Sige, salamat, ha? Salamat sa oras. Nakinig naman, Pops. Nakinig. By point. Tayo natapos. Tagtagal doon. 20 minutes natin. Eh, kasi naman, nagbigay tayo ng seminar. Pina-seminar? Oo. Marriage counseling. Mas matanda pa sa atin, Pops. Oo nga. Eh, tayo nagbigay ng payo. Ano mo, ilang taon ka lang? Ako, 25. Ikaw, ilang taon ka lang? 22. Oo. Ayun po, mga kabarangay. Muli pala pangalanan Stanley Chief. Maraming salamat. Pa-seminar ka na naman, Pops. Oo. Salamat sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Mga kabarangay, ito po, sasabihin ko sa inyo, sa Sabado, National Bookstore, Shangri-La Mall, 2 p.m. Yon. Book signing. Magkikita-kita tayo. Andun mga kaibigan na si Tade Jimenez, Moy Palaboy, Joyce Ching, Howard Espiritu, Justin Pinyon, si Papa Dan will host. Yon. The State Beauties will be there. Join our exchange gifts worth 200 pesos. Okay. So, magkakasiyahan tayo dun. May mga kakanta, may mga magpa-perform. Men are from QC, women are from Alabang. The book. Now available at all leading bookstores nationwide, 175 pesos only. Pwede. And of course, if you like Men are from QC, women are from Alabang, you can grab a copy of Single but Never Alone. Yan! It's only 150 pesos, right, Papa Dan? Yes po, 150. Yun. So, kita-kits tayo. Alam mo, ang libro eh, habang buhay yan, kahit brown out, nandyan yan. Oo nga, yan ang, ha? Kahit lobat ka, nandyan yan. Naaamoy-amoy mo yan. Nahahawakan mo. Oo. Iba. Bawat paglipat ng pahina, nararamdaman mo, di ba? Nadadama mo ang bawat page, ha? Yan, maganda. Oo, okay? Gusto ko yan, gusto ko yung sinabi mo na yan. Magandang pang regalo sa Pasko. Yon. Pang exchange gift at pang kung ano-ano pa. Yan. Kung may problema kayo, kung anong bibigay nyo sa mga minamahal nyo, ano, mga libro po namin ang inyo pong, di ba? Oo. Pili kayo. Pagka talagang, pag may sakit ka, yung mga pahina nung gawin mong tsaa. Tsaa? Ipakulo mo sa tubig. Gagaling. Mo, oo. Lang yan. Okay. Thank you. Salamat sa inyong lahat. Follow us on Twitter at Stanley Chi. Instagram at Suplado Tips or @_StanleyChi. Papadan, maraming salamat, ha. Thank you very much.
Till next time, mga kabarangay, always great to have you dito sa Wanted Sweetheart, ating huling awitin ba, saktong-sakto para sila ay pumunta na at sumugod, mga kabarangay, sa darating pong Sabado sa National Book.